Hi, this is DJ Dimaliuat and welcome to this video. And for this one, we will answer the question, sino ba talaga dapat ang insured sa isang educational plan? So there are different educational plan products, but when you're buying a life insurance that the purpose is for the education of your kids, pagdating nila sa college or kapag senior high, so malayo pa, 10 years ahead. So, ang tanong is, sino ba dapat yung gawin natin insured? Yung parent ba or yung anak? So, ang answer dyan, depende. Depende sa goal mo. Walang tama't mali, pero ang role ni financial advisor is to guide you, the client, to make the right decision. So, if I will be your financial advisor, I will tell you, or I will ask you. Okay, so mag-recommend ako, I will ask you kung ano yung best for you. Right. Gusto mo ba ikaw ang insured as parent or gusto mo ba yung anak mo? So, as we all know, when we are talking about educational plan, mag-iipon ka for the future. We use VUL for the purpose of mainly long-term savings. I have a separate video about it that VUL is not an investment, it's for long-term savings. You can see that in my channel. You will have, you can search that here and you will see ito yung insura nun. Basta dapat clear na itong insurance policy na kukunin mo para to sa education ng anak ko. Meaning, hindi mo siya dapat i-withdrawin for any emergency. Hindi mo dapat siya i-withdrawin kapag bumaba yung market at kinakabahan ka na, di ba? Nag-crash yung stock market dahil nag-pandemic or whatever. Whatever the reason is. Or kunyari, kumita na siya, no? Tapos gusto mo na siyang galawin. Tandaan mo lagi, ang purpose nito is for the education ng anak. So, after clearing those things out, the question would be, sino dapat yung insured? Again, ang answer is depende. You should insure the parent, ikaw as the parent or yung asawa mo, whoever that is. For me, yung dapat na nagbabayad, yung talagang source of income nung family nyo, yung major source of income or yung magbabayad ng policy. For me, dapat siya yung insured. Kung mababa pa or wala pang life insurance yung parent. Kasi we've seen some stories, we heard some stories na in-insure yung anak kasi yun yung gusto ng client and then namatay yung parent, walang nakuhang benefits. Kung may waiver of premium, okay, mag-waive yung premium. There's a payer's benefit for death and disability, PBDD rider usually, yung mga educational plans. So, mag-fully pay yung plan, hindi mo na kailangan maghulog, may makukuha during college, pero paano yung immediate need? Paano kung elementary pa lang yung anak, di ba? So, hindi makakapag-aral, or kailangan yung mag-working student, or sinong tutulong, di ba? Or maybe the surviving spouse will be the one to, you know, work double time. So, pwede naman yun. Kaya naman. But, I would believe the family needs adequate life insurance. In fact, 10 times your annual expenses at the very least. No, it can be more than that. If you're spending 500,000 a year, so you need 5 million coverage, no, for the breadwinner. So kung hindi pa enough yung insurance nung breadwinner, nung parent, kung 1 million lang yan or less, I would suggest dagdagan na lang natin yung insurance ng parent para hindi man ganun kabilis kumita yung plan, whatever happens, secure yung future or yung immediate future nung anak, ng mga bata, ng family. Right? Again, decision pa rin ng client, but if I were you, kung ako'y tatanungin, I would insure the parent first. I would recommend that. Of course, bakit may mga insurance pa, may mga products pa na ang anak ang insured, no? Kung ganun naman pala. A lot of reasons. Number one, emotional. Of course, meron ako insurance, 500,000. Gusto ko yung anak ko naman, but sometimes, what happens, yung anak ko meron ng 1 million na insurance, ako 500,000 pa lang. So parang, doesn't make sense, no? But yeah, that's number one. Gusto kong bigyan ng insurance yung anak ko. Gusto ko sa kanya nakalagay na kapangalan. So, yun nga, to close the sale and para hindi mo na kontrahin yung client, ganun yung nangyayari, no? But really, supposed to be the parent. Number two, another reason din talaga, technical naman tayo, mas maliit yung cost of insurance pag bata. So, maliit ang probability of death ng minor. So, dahil hindi naman mamamatay, maliit yung chance
na mamatay yung bata, mas mura yung insurance na binabayaran mo. Not the premium, ha? But let's say the same premium, kunyari 30,000 both. Yung isa parent yung insured, yung isa yung anak. Mas maliit yung cost of insurance nito, so mas malaki yung chance kumita yung pera, mas mabilis. Diba? So maaring after 10 years, 15 years, mas malaki yung potential na ma-accumulate na money nitong insured yung bata. So that makes sense as well kung talagang college education yung pinag-iipunan. Dapat lang, if you're a financial advisor and you're watching this, dapat lang ma-explain mo yan. Kasi ako, kung ako yung advisor, I would be sad if kinlose ko ang anak, ang insured, walang enough insurance yung parent, and then something happened to the parent, I will be sad na hindi ko siya nadagdagan ng protection or hindi ko siya nabigyan ng life insurance. So if you're the parent, kayo mag-usap. No? Pag-usapan niyo mag-asawa, decide who should be insured. Right? Kailangan ko bang magdagdag? Dahil ako yung parent, kailangan ko bang magdagdag? Gusto ko ba ma-hire yung protection ko? Because for the immediate future, just in case something happens, makakapag-aral yung anak ko kahit elementary pa lang. Yung hindi niya kaya mag-working student. Kasi pag college, pwede mo mag-working student, no? Just in case talagang hindi kaya ng magulang paaralin. No? Or gusto ko, insure din yung anak ko. Kasi alam ko, healthy ako, I'm confident, talagang, you know, mag-keep ko yung health ko. Or marami na ako life insurance, and probably I want the fund to grow faster para by that time, mas malaki yung maipon ko pambawas dun sa education, sa tuition fee ng anak ko. So, what will be your decision? Right? So, that's it for this video. Leave in the comment section your answer. Sino ba yung mas gusto mong insured? Or kung ikaw pa pipiliin, sino dapat yung insured for you? Ikaw ba as the parent or yung anak? Leave in the comment section para at least magkaroon ng more kwentuhan itong video na to. If you like this video, go ahead and share this with your friends who you feel maintindihan, dapat maintindihan nila itong concept na to. If you're a financial advisor and your client is still deciding, this can also help them decide what's best for them. So go ahead and share this with them. And you know, if you want to contact me, if you have questions or quotation requests, just message me in my Facebook page. Just go to DJ Dimaliuat or type in facebook.com/DJ Dimaliuat Official. So with that, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe in my channel. Hit the like button. Kung hindi ka pa nagsusubscribe at makakarami ka ng video, go ahead and subscribe na, wag na mahiya. So thank you very much for watching and see you in the next one.